Ah? Tama yan. Umuusok yan. Umuusok ba? Hmm. Mga kapatid, ang lakas na ulan dito sa amin. Kaya kami nagkape muna. Tapos na yung oras namin. Anong oras na ba? Alas 7 na. Merong apat na klase ng usok eh. Apat lang ba? Black smoke. White smoke. White smoke. Ayan yung ordinaryong lagi nakikita ng tao. Lagi natin nakikita. Pag-usapan muna natin yung gray smoke. Yung gray kasi kalimitan nakikita ko yung pagka yung talaga nagrevolusyon ka. Biglang lalabas tapos hindi naman tuloy-tuloy yun eh. Parang yung ano eh, parang yung matabang na fuel, nakapagkarga ka ng hindi magandang fuel, kahit diesel o gasolina. Tapos hindi maganda yung pagkakasunog, yung pagkakaburn sa kanya. Yun nga, yung mga misfire. Parang gray smoke talaga yung lalabas. Parang dumi eh, no? Parang dumi lang yun eh. Sundan natin yung gray. Ba't nagkakaroon naman ng bluish na smoke? Yung bluish na smoke, hindi napapansin talaga yun ng karamihan eh. Pero lang, kung talagang pinapansin napansinin mo. Oo, talagang hinihintay mo, maano, tinitignan mo talaga, makakakita ka rin. Pero ano eh, meron din tayong naging ganyang customer. Eh di gasolina nga lang to. Talaga makikita mo, blue talaga yung mapapansin mo. Sa araw, sa gabi hindi mo siya mapansin eh. Hindi na, sa araw lang. Sa araw, pansin na pansin mo yung pagka-blue niya. Pagka naka-minor at irerevolution. Pero pagka-revolution naman niya ng malakas, nawawala naman ang nawawala na, oo. Ano bang sa tingin mo dahilan nun? Ano yun eh, parang nagsisintomas ka lang. Malapit ka nang mag-blow by. Kasi, ano rin yun, yung langis din yun. Langis din? Oo, na humahalo sa mixture ng gasolina. Oo. Kagaya ng mga tricycle noon, yung mga mayroong halong gasolina. Ay, yung tuti. Oy, may mga tuti. Tuti. Yung mausok 'yun eh, blue 'yun eh. Ah, blue ba 'yun? Oh, blue 'yun, bihira yung puti. Hindi nga, hindi ko naabutan 'yun, mga kapatid. Blue 'yun. 'Yun yung langis na humahalo sa gasolina. Sa combustion chamber. Kasi talagang pinagalo mo sa tangke 'yun, 'di ba? Oo. Oh, kunwari yung bulb seal mo. Hindi pa lahat, hindi pa malala. Nag-ano pa lang siya, nagbibigay pa lang siya ng konting langis, humahalo sa gasolina, sa combustion. Kunwari, ang bulb seal mo, isa pa lang ang sira. Isa pa lang ang sira. Dalawa pa lang ang sira. Adi, yun, nagbu-blue smoke yun. Eh, kasi pag nasira yung bulb seal, mga kapatid, yung langis doon sa bulb stem. Bulb stem mo. Dadaan doon yung langis eh. Dadaan, mababang ganun. Ihigupin ng makina yun. Ihigupin ng makina, lalo na kung sa intake yun, ano? Oo. Kung sa intake yun, ihigupin talaga ng makina yun, pupunta doon sa combustion chamber. Kasama sa gasolina. Kasama sa gasolina or sa diesel. Susunugin niya yun. Uusok yun. Yung blue. Example mo nga dyan yung sa gas stove. Di ba parang meron din ganyan sa gas stove eh, halimbawa? Yung gas stove, ganun din eh. Yung kunwari, ano, nasarado mo yung hangin, may ilalim, may adjustment yun. Pag sinara mo yun, walang oxygen. Walang oxygen. Kulang. Lalabas yung puro pula. Puro pula. Tapos ang usok nun? Itim. Maitim. Di ba? Pero pag naiayos mo yung hangin. Nalagyan mo ng oxygen yun, magiging asul. Magiging asul. Gumaganda. Kaya ikaw magtitimpla nun, di ba? Para hindi magalit si Maring Normit, umitim na naman yung kaldero. Maitim na naman yung kaldero. Mamaya babalikan naman natin yung black smoke na yun pag nandoon tayo sa, dun sa unang-una, yung number one. So, ibig sabihin, Chief, yung bluish na smoke, yan yung simula nung paglilik ng naluan siya ng konti pa lang, hindi pa siya malala, nag-uumpisa pa lang siya. Pwedeng sa piston ring, pwedeng sa basta kung saan man nanggaling yun, konting langis na humalo sa combustion chamber, kung saan man nanggaling yun. Kasi ibig sabihin mas mataas pa rin yung concentration ng gasolina or ng diesel doon sa langis. So wala nang ibang pwedeng pagtalunan doon kasi wala namang ibang dadaanan yun. Wala. Pwede lang siyang dumaan sa valve seal, sa piston ring, ayan. Paano yung nasobrahan? Ganun sobrahan ng langis, Ganun din, kasi mag-overflow yung piston ring mo, ma-over, malulunod. Malulunod sa langis yun, may lalusot at lulusot yun doon na sobrang pero dami. Pero mawawala yun pag naibugan niya na yun. Pero pag sobra lang isa talaga, matagal. Matagal yun. Saka meron pa isang problema dun. Dahil sa sobra yung langis na nailagay, masisira yung spark plug. Tapos meron pang isa, hindi na mawawala yung blue smoke na yun.
or pwedeng maging white smoke siya, pero hindi naman sira yung makina mo, naipon dun sa muffler. O, paano ba yun? Di ba meron na tayong ganyang kaso natin? Mawawala din yun, kaya lang matagal. Talagang ne-nervyusin ka muna. yun ang problema, di ba? Dahil yun naman, nagkamali, nag-DIY, napasobra ng langis. Di ba? O, isa-isa sa problema yun. Sa blue smoke, warning. Warning pag may blue smoke ka, warning. Mapa diesel, mapa gasolina, diesel fuel, diesel engine, mapa ganon. Pero mag-aano siya, magmanganganak kasi ng problema kapag hindi mo siya ginawa, pinaayos. Ngayon, Chief, halimbawa, dalawang bulbs lang ang problema. Eh, siyempre, natatakot yung subscriber natin. Naku, wala akong pera eh. Kasi pag pinagawa ko yan, tatanggalin yung Cylinder head. Ang laking gastos. Mahal pa naman maningin si Autorads. Hindi naman mahal. Hindi po. Ano yung maio-offer mo? Kung dalawang bulbs silang ang problema, kasi masisilip, saan mo ba titignan yan para makita mo kung kaunti ilang bulbs silang? Trabaho rin eh. Aalisin mo yung manifold. Kung sa intake, makikita mo naman may backfire rin eh. Nagkakaroon ng basa. Pero alisin mo yung intake. Ngayon, kung sa exhaust, alisin mo yung exhaust, makikita mo rin apat na butas, basa yung isa. Nang langis. Oo. Yun yung basira ang bulb seal. Na isa. Oo. Doon sa exhaust na yon, na barbula. Eh, anong gagawin mo doon para makatulong ka sa kanila? Ano yun, pwede naman yung palitan ng bulb seal nang hindi mo ibinababa cylinder head. Oh, doon na rin, pwede naman. Meron naman tayong yung special tools. Special tools na pwede mong maalis yung bulb seal. Maalis mo yung spring. At maibalik mo rin. Itinatap dead mo yun eh, di ba? Para huwag mahulog. Minsan nilalagay. Meron bang sa digasolina kasi pwede nating pasakan ng lubid sa loob yun eh. Kahit na yung basahang medyo bulong-bulong doon. Yung hindi masisira. Tap dead center mo. Tutulak niya yung barbula. Yun. Tapos hindi mahulog. Huwag mo na ikutin hanggat di ka tapos. Yun lang, huwag mo ikutin. So, pag napalitan na yung bulb seal. Ugutin mo na yung mga spring. Ilahin mo na yung mo. So, yun, matipid yun. Ibig sabihin, kung tulad yung isang sasakyan ko, ganun na nangyari, ang ginawa ni Chief, kesa ibaba mo yung along naman talaga eh, pumuusok lang naman ng puti eh. So, ginawa ni Chief, gumawa siya ng special tools, pinalitan namin ng bulb seal. Pero yun, lahat pinalitan ha. Matrabaho yun. Lahat pinalitan. So, umiwas lang sa top overhaul. So, yung pinag-uusapan natin, balik tayo, yung apat na usok. Yung unang usok, yung gray, babalikan natin yan mamaya. Ngayon, nandito tayo sa blue na usok. Basta in general, magkikreate siya ng mga problema kapag hindi mo na-address, kapag hindi mo inayos. So, yun nga, sabi ni Chief, bulb seal. Tapos, piston ring. Basta may humalong langis. Hindi marami. Paano, Chief, kung halimbawa, meron kasing mga problema na yung may crack yung cylinder head? Hindi na maalis yung usok. Tuloy-tuloy na yun. Mahina pa lang. Pero kahit mahina, overheat ka na noon. Mag-overheat yun, basta may crack yung cylinder head. So, papunta yun doon sa yung maliit na crack mo, papunta yun sa malaki. Hindi naman pwedeng mawala yun. Niwawala yun. Papalaki na ng papalaki yun. Pero yung singaw na barbula ba, may ganun din? Hindi. Kung singaw ang barbula kasi, may backfire. Or sa diesel? Sa singaw na barbula intake? May pagka singaw ang barbula mo, palyado. Palyado, pero wala, hindi, kung buo naman yung bulb seal mo, walang lulusot na langis doon di ba? Walang lulusot. Palyado lang. Ganun na mangyayari. Ngayon, pagsira talaga yung bulb seal mo, at sira yung bulb guide, isa pa yun. Hindi, kung sira yung bulb guide, malamang din kahit buo yung bulb seal, sisirain. Kasi gumagalaw. Gumaganon yung barbula. So, in general nga po, yung blue smoke, simula yan ang problema. Nag-uumpisa. Meron na konti. Meron pa pala. Yung leaking na yung turbo mo, yung oil feed ng turbo mo. Hindi naman talaga bumubuga ng langis yun eh. Yung langis na galing dun sa turbo at papasok niya sa intake. Yung turbo, may langis din yun eh. Hindi pwedeng walang lubricant eh. Meron yun. Ngayon, pag nasira na yung pinaka-seal niya, pumasok na sa intake manifold, langis din yun. Dahil kaunti lang naman na langis yun, di ba? Konti,
Hindi, kasi kasama sa bomba ng langis yun eh. Mm. Inusupplyan talaga ng bomba ng langis. Oo. Kung konti pa lang, blue smoke. Mm. Pero pag dumami na, white smoke na yun. Eh, paano yung halimbawa, yung pinag-uusapan natin, yung ano, yung breather? Yung breather kasi may lumalabas din na konting langis yan, na buga-buga. Pwede din ba yun? Oo. Kasi babalik ulit yung sa manifold. Babalik yun, sa manifold naman nakaset up yun eh. So, hindi pa yun talaga masasabing blow-by? Hindi pa, natural yun eh. Natural yung sa breather, huwag lang sa dipstick. Huwag lang sa dipstick. Kasi pag sa dipstick, gali sa crankcase yun eh. Oo. Yung pwedeng kung sa digasolina naman, sira yung PCB. Nagbubuga din siya ng kaunting langis. Mm. Ngayon, eto tayo doon sa white cold smoke. White puti smoke na manipis. Hmm. Na kalimitan sa umaga lang yun. Yun yung moisture. So yun yung process ng ano yun, ng condensation? Condensation. Ngayon pag start mo sa umaga, may usok. Pero usok, manipis lang yung usok. Oo, kasi yung meron pang ano yun, may bumabaksak-baksak pang tubig. Doon sa tambucho. Sa dulo ng tambucho. Yung ano, yung water, yung vapor magiging liquid. Yung vapor, unti-unting natutuyo, yun yung manipis na usok na lumalabas sa kasi umaga. Umiinit naman yung tambucho. Nas tumutulo. Yun eh, ano yun eh. Good ang makina mo pagka ganun. Pag meron nun. Good. Oh, palatandaan na good. Yung manipis na usok. Manipis na usok. Paano kung kumapal? Tumuloy-tuloy. Pwede bad. Bad na yun. Usok na puti ha, usok na puti. Puti. Manipis na puti, pag uminit na, mawawala. Good yun. Good yun. Pero yung makapal na puti, at habang umiinit, dumadami. Ay, pa-overhaul ka na naman. Napaka-bad. Bakit napaka-bad nun? Anong dahilan? Ba't napaka-bad nun? Ano mga posibleng may masyado, problema? Masyado ng blow-by. Masyado ng marami yung langis na pumapasok sa combustion. Tapos? Sisirain niya yung makina. So, ano sira? Sirang piston ring, sirang liner. Ayan. Sirang piston. Pwede ring ano, pwede ring talagang sira lahat yung valve seal. Lahat ng valve seal mo, sira. Buo yung piston, buo yung liner, pero sira lahat yung valve seal. May kalog yung valve guide. May kalog yung valve guide. So, ganun kagrabe. Parang yung patrol na ginagawa natin dito, sira lahat yung valve seal. Ganun nga. Eh, wala namang kalog yung mga piston. Kaya nga, pagka ganun ang nangyari, mag-ipon-ipon ka na. Pero anong pinagsimula nun? Sa blue smoke? Talagang hindi mo na maiwasan yun sa tanda ng sasakyan. Magkakaroon talaga ng ganun. Chip, meron ako nakita. Nung isang araw lang to, na-post to sa FB, Raptor yata yun, basta Ford yun. Sa NLEX, umusok siya. Hindi ko alam kung NLEX o SLEX yun. Umusok, talagang nag-run away. Puti talaga yung usok. O ano ba yun, nag-run away o talagang bumigay na yung piston o bumigay na yung liner habang umaandar? Meron bang ganun na sudden? Meron ba yung biglaan? Pwede yun kasi yung langis mo, nari, diesel, nakalimitan sa diesel. Yung langis mo, nahaluan na ng maraming krudo. Yung langis mo, naging flammable. Flammable. Yun yung lalabas ngayon doon sa exhaust. Ba't hindi niya mapatay? Pinatay niya na yung ano pa rin? Hindi, yun nga yung nagdi-dieseling na siya. Meron siyang nagbabagang mga carbon doon sa block. Wala nang kamatayan yun hanggat may nagsusupply ng krudo. Kasi yung pump hindi naman kontrolado ng ano yun, di ba? Hindi, maandar pa rin yung pump nun, tuloy pa rin hanggat maandar. Tuloy pa rin, anong pwede mong gawin? Halimbawa, napunta ka sa ganung sitwasyon. Ano mong pwedeng gawin? Anong magagawa mo ron? Hintayin mong tumigil. kung ano, kasi wala kang papatayin eh. Pwede lang kung matatakpan mo yung intake. Yun, di ba? Hindi mo kaya ng takpan. Hindi, siguro dahil na ka lang. Siguro na ninervyos ka. Hindi mo alam gagawin mo. Pero kung ikaw gagawa nun, lalabas ka, harap ka dun sa hood, bubuksan mo, magubarin mo yung damit mo. Tapos isasalpa mo dun sa intake. Mo dun sa intake. Tanggalin mo yung filter, no? Yung air cleaner, tanggalin mo yung air cleaner. Basta isalpak mo ganun yung Kasi pag nawala ng oxygen, kahit maraming gasolina yan, pag nawala ng oxygen, di asisik club. Di ba? Kaya, yun, siyempre, hindi naman natin gustong mangyari sa atin yun. Pero nangyari eh. Meron na rin crosswind na nakita tayo, ganyan. Talaga umusok ng todo-todo. Nagwa-wild. Nagwa-wild. Ngayon, yung ibang mga unit, yung mga ibang sasakyan, meron siyang, ano bang tawag doon? Yung sa intake. Yung throttle ba yun? Yung throttle, butterfly ba yun? Di ba? May butterfly. May butterfly. Cut-off yun eh. Cut-off yun, di ba? Pag nagkaroon ng problema,
Magsha-shut off siya. Suma-shut off 'yun. Yeah. Ngayon mukhang itong Ford Ford na to hindi siguro gumana 'yun. O hindi ko alam kung meron hindi 'yun. Hindi natin alam pero nag-ano siya, nag-wild siya. No? Nag-wild siya. Pero yung nabara meron eh. No. Meron kaming nagawa, baligtad yung kabit ng host, yung ini-start namin, yamin, namamatay. Ayaw humatak. Ayaw humatak. Tapos pag nire-revolution mo, sumasara yung butterfly na ganun, baligtad yung kabit ng host, binabak. Imbis na mag-open. Oo, dapat open, sumasara. Namasara. Kaya nakaakyat siya dito, minor lang. Kasi baligtad, sumasara. Okay, so pagkaputing usok, hindi yan senyales na maganda. No. Senyalis yan ng gastos. Gastos. Pero kung manipis yung usok, maganda. Maganda yon. Pwede ba nilang halimbawa talaga makapal na usok? Gagamitin pa ba nila? Ano bang ano? Sa tingin mo gagamitin? Nasa kanila yon. Kung gusto nilang gamitin, pero yon pasira na yon. Pasira na at baka matulad sila doon sa ano? Doon sa pasira na yon. Ano ba tawag doon? Runaway? Runaway. Ano ba nag-runaway doon? Oil o diesel? Pwedeng diesel, pwedeng oil. Oh, kasi oil yung ginatong niya ron eh. Kasi kung yung diesel yun, hindi ganun kalakas yun eh. Nagwa-wild siya eh. Meron nagloko sa kanyang ano eh. Oo. Oh. Chief, meron din ang mga thick white smoke, medyo malangis siya, na lumalabas din sa exhaust. Yun nga ay epekto naman ng coolant leak. At ang dahilan nito ay nagkaroon na nga ng leak sa head gasket. Nasira yung cylinder head gasket. So ngayon mga kapatid, delikado yung puting usok, lalo na kung kumakapal. Oo. Di ba? Eh ngayon mga kapatid, punta tayo doon sa maitim na usok. Black smoke. Black smoke. Mm. Itong black smoke, mas gugustuhin ko pa, isa lang ang kalaban mo sa black smoke. Oo. Sino? Sobrang gasolina. Hindi, yung kalaban mo sa highway, sa black smoke. Yung pinipiga talaga yung accelerator mo. Ay, mga MMDA. Yung ASBO. Sa black smoke, yan ang kalaban mo. Kahit anong sasakyan mo, pagdaan mo sa Makati o kaya dito sa Pasig at nadaanan mo yung mga ASBO. Huli ka. Eh, huwag niyong hintayin yon. Ngayon, dito sa black smoke, madali naman niyang ayusin. Ibibigay ni Chip sa inyo. Iisa-isahin ko. Sa black smoke, ano yung unang-unang problema? Sobra sa diesel, sobra sa gatong. Yun lang. Sobra so, sa diesel. So, kung ano man yung pinanggalingan, yun ang gagawin. Sobra sa diesel, sobra sa gasoline na fuel. Ngayon, halimbawa sa diesel, ano yung pwedeng cause? Bakit sumobra siya sa diesel? Eh, dati namang maayos na ginagamit niya. Pwedeng nagpara air cleaner. Barado air cleaner? Yung filter. Bakit? Pag nagbara air cleaner, anong dahilan? Siyempre, pasok ang krudo, walang hangin. Walang hangin. Importante talaga yung mixture. Ngayon, sira yung map sensor mo. Ano naman trabaho ng map sensor? Yun ang kumukontrol ng hangin. Sa yung sumusukat ng volume. Yung mixing ng gasoline. So kung gano'ng karami yung nasukat niya, ganun din yung iuutos ng computer para maglalabas din ng sakto, pati yung on and off ng injector. Kahit gasoline siya or diesel, pareho yun. Parehas ang trabaho yun, di ba? Yun din yun. Ano pa yung pwedeng sira? Ano pa pwede natin masira? Map sensor, oxygen sensor. Oxygen sensor, pangit na andar, pangit na andar, Saka minsan ayaw na umistart yun, di ba? Minsan ayaw na umistart, minsan hard start. Meron marami nang mararamdaman. Saka talaga may check engine yun. May check engine. At saka malakas ka sa, ano doon, sa diesel, saka sa gasolina, pag yun ang nangyari. Pag oxygen sensor. O di, oxygen sensor, map sensor. Yung bang ano, kasama ba dyan yung injectors pagka malakas yung buga? Yung injector, bihirang-bihira, pero kasali. Hindi, halimbawa, malakas na buga. Hindi mo na makontrol, hindi sobre-action. Yung injector, pag malakas na ang buga, mausok din, naitim. Maitim din. Sabi ko nga, kasi bihira namang gawin. Hindi, marami na ngayon, bihira, dami mong ginagawa, lakas mo na nga. Hindi, pero sa isang sasakyan, maabot ng taon yun. Taon, hindi, bakit ngayon, hindi mo napapansin? Pagod na pagod ka araw-araw. Kasi marami tayong customer. Pagod na pagod araw-araw daw. Ayan, pakita mo yan. Ano ba isang to ito? Ayan, no sale. Di ba? No sale. Sa Manila gaya, na yan yung ano. Hindi nakauwi yung customer namin. Bakit hindi nakauwi yan? Hindi, sira basag di ba? Basag mismo yung housing nung ano, nung no sale. Basag yung mismong housing ng injector. Dalawa. Ito truck ng pan-deliver ng buhangin yan. Ng construction.
For BE1. For BE1. Eagle kung tawagin. O, tapos meron ka pa rito. Ay, for JA1 naman yan. For JA1, pati injection pump. Eh, kasi nga, Chief, di ba, yung injector, mga injectors ngayon, dahil sa kalumaan na ng mga sasakyan. Oo. O, talagang halos miyat maya bumibigay. Oo, ito, lakas nito, itong truck. Kung hindi ka magpapalit ng nozzle. Nozzle. Wala. Tapos eh, dadalin mo doon sa calibration na okay na yan. Lilinisin lang. Lilinisin lang. Okay na yan. Pagka... Hindi, meron namang nilinis, nakukuha sa linis. Pero pagka hindi naman kuha sa linis, palitan nozzle. Hindi pwedeng okay. Oh, hindi kasi. Kailangan dito, palitan mo talaga. Eh, dito sa atin, ang nangyayari, dahil nga kami na magkakalas, kami magkakalibrate, kami maglilinis, kami rin magkakabit, pag hindi pa rin nawala yung usok eh. Kami rin magro-road test. Cargo mo rin eh, di ba? Kaya, napaka-importante nun. Di, yung black smoke, pagka ito, malakas ang buga, black smoke din. Black smoke din. Eh, limbawa, yung may konti pa lang na, ano, na problema yung piston mo, yung piston mahina, rin. Mahina compression. Black smoke ba yun o white smoke ang lalabas? Kasi yung pag... konting ano lang ng problema ng ano mo, ng piston ring, yung medyo lumuluwag na ng konti. Nag-uumpisa pa lang. Ayun yung nagbo-blue smoke eh. Ah, yun yung blue smoke. Oh, konti pa lang eh. Oh, parang ang pintor eh, no? Makakarating ka pa sa malayo nun eh. Eh, paano kung ano? Ito ah. Eh, paano kung yung tinatawag na yung deposit? Hindi deposit sa bangko yan, ha? makakarating pa rin sa malayo, pero... Oh, yung carbon deposit chip, saan ba nagde-deposit yun? Ah. Sabi mo, pwede sa... Saan? Nagde-deposit? Sa ibabaw ng piston sa... Sa chamber? Chamber. Sa ilalim ng barbula, mayroon din. Oh, sa loob ng barbula, sa ilalim, kaka sa tambucho, doon ay iiwan lahat yun. So, yung deposit sa likod ng barbula, nagbabaga din ba yun? Oo naman. Babaga bagong din baga yun. Eh, yung deposit doon sa ibabaw ng piston? Nagbabaga rin yun. Nagbabaga din yun. Oh, kaya yun nga, yung misang pinatay mo na yung mga rin, ayaw pang mamatay. Ayaw pa rin mamatay. Maandar-andar pa kahit palyado. So, yun yung epekto ng black smoke din, na sobrang dami ng fuel, tapos nagbabaga siya. Yun walang compression. Yun yung tatawag nilang detonation, yung may fuel knock. Yun, nagkakaroon ng fuel knock. So, yun, dahil maganda pa yung piston ring mo, maganda pa lahat, tapos eh, yun nga, nagkakaroon ng second fire, makarbon. Itim din ang usok nun. Pwede rin magpa-itim ng usok yun. Pwede. Mm-hmm. Eh, yung ano, yung tambucho mo na maraming deposito din ng karbon. O yun, paglabas ng karbon, nirevolusyon mo, lalabas yun. Kapal eh, no? Yung soup mo. Para ka nagpulbus ng... pero yun naman, nakukuha natin sa babad lang ng ano yun, di ba? Tubig lang yung iba. Si Joy, di ba? Yung Joy lang ginagawa namin dun eh. Naglalagay ng tubig. Yung iba, naglalagay ng lagaya ng tubig dun sa hose. Sa hose. Ay, sa doon sa manifold. Lalagay ng tubig, tsaka ire-revolusyon. Ilubutasan, no? Tanggal yung mga dumi. Oh, yung ano, yung sa map sensor, napaka-importante din yan. Kapag ka nasira, yung minsan lilinisin nyo, tapos okay lang, bugahan nyo lang. Pero wag nyo susundutin ng mga ano yun, cotton buds. Yeah, wag nyo susundutin, pag na-disgrasa nyo, wala na, mahal. 13,000 pinakamura yata nun eh. Yung original, pero yung mga online-online, eh wala, hindi pwede. Dapat talaga OEM. Oo. Pagka online-online, eh, bahala ka. Pag di gumana, basta ako, hindi mo na ako makita. Kaya nga eh. So ngayon, pag rich yung gasolina o rich yung diesel, maitim talaga. Maitim talaga, ibubuga. Pero pag talagang defective na yung, ano, yung mga piston mo, puti eh, no? Puti. Puti. Huwag lang talagang maraming deposit doon sa piston. Hindi. Yung maraming deposit, pag in-revolution mo todo, tanggal yun eh. Oo. So ngayon, Chief, yung tulad yung mga previous vlogs natin, talagang nakatutok na tayo sa langis eh. Kasi yung langis ngayon, may tinatawag silang low sap. Yung low sap saka mid sap. Binawasan na nila yung sulfur content. So titignan nyo po yung mga langis na ikinakarga nyo ngayon sa mga sasakyan nyo. Kapag ka hindi siya low sap o mid sap, eh... maghanap kayo ng magandang langis. Yung apat na usok, kapag ka itim ang usok, ano ibig sabihin? Rich yung? Rich. Yung fuel. Mayaman siya, rich. Mayaman, eh. Rich yung fuel. Pagka puting usok na manipis? Moisture. Moisture, condensation. Pagka puting usok na makapal? Blow-by. Babay. Kapag ka gray na usok, ito yung sabi ko, yung babalikan natin sa dulo. Ah, yung gray na usok. Bira yung gray eh. Bira. Ito yung kasi para ka nagpinta. Oo. Kumuha ka ng konti dito, kumuha ka ng konti yung doon. Yung mga
mga sasakyan hindi halos hindi na ire-revolution dito dito lang malapit-lapit lang. Naiipon yung ano doon eh, yung kalawang naiipon, hindi kasi binubuga eh. Oo, pero meron kasing iba nagsasabi yung ano doon, yung sa gasolina lang. Yung ano yun, yung parang gano'n na kulay blue, yung PCB? PCB. Yun nga, explain mo nga yun. Passive ventilation. Oo, kasi hindi ako masyadong maalam kasi sa gasolina. Kasi passive crankcase ventilation, ang lumalabas doon, langis din eh. Langis din? Oo. Oh. So, blue rin ang ilalabas noon kung sakaling hahalo. Nakapasok yun sa air cleaner. Oo. Yung iba naman, sa intec manifold. Pero ano ba yun? Posible din ba yun sa kulay nung langis? Kasi mga digasolina, minsan pagka tinignan mo, mapula eh. Pula. Oh, tapos may kaunti lang, moisture nung pula na yon. Baka yun yung nakikita baka sa yun ato. Yun, no, no. Pwede, di ba? Pwede rin yun. Tapos yung susunod na blue. Blue. Yung blue. Nag-umpisa pala. Sisi, wala. So pag may blue smoke, nako, punta na kayo sa kakilala nyong mekaniko. Puntahan nyo lahat mga mekaniko. Minsan change oil lang, nakukuha na yun. Kailangan natin, pati yung mga bata, sa generation natin ngayon, instead na magse-cellphone laro-laro, maintindihan nila kung paano magmekaniko. Kasi yung ating vlog, Tagalog, sa lingwahe natin. Sa Japan, bakit sila nakakabuo ng TV kagad eh, ang babata pa? Kasi, may sarili siyang salita ron. Oo, yung libro nila yun, yung salita nila yun. Di, maintindihan mo kagad. Sa Europe, ganun din. Hindi sila bumabase sa English eh. Oo, sa US, ganun din. Eh tayo, wala. Ang libro natin na binabasa sa eskwelan, English, lahat, English. O kaya hapon, di mo talaga maintindihan. So ito po mga kapatid, ganun po yung gagawin natin. Hanapin. O kaya add nyo to sa FB, RTR June. O ito, ipopost ko. Ayan, post ko. Ayan, yan po ang FB ni Chief. Ay, Sergio, si Sergio ko. Yung kanyang Nissan Navara, nakuha mo na. Okay na yan ha. Okay na yung Navara niya. Yung in-overhaul na lahat napalitan, naabot ng 100,000. Ayaw mag-minor. Ayaw mag-minor. Timing chain lang. Umano na yung timing chain eh, na-worn out na eh. So kahit na anong ano mo, adjust mo. Maluwag talaga. Na-offset talaga yung isang ipin eh. Isang nawawala ipin sa pwesto. Eh. So hindi nag-minor. O yun, napagasos ng malaki. Timing chain lang pala. So yun po ha, mga medi po, yung mga naka-timing chain. Ito po, talagang alagaan nyo ang sasakyan nyo ng magandang langis. Kasi ang nag-worn out dun sa timing chain ay yung Langis. Hindi maganda. Talagang biro nyo yung kaskasa nun sa sprocket. Tuli nun. Oo, iba yun. Di na-worn out. Nagliitan lahat. Nagkaroon ng lupag-luwag. Nagkaroon ng salyada. Ang salyada, ng clearance. Nagka-problema sa timing. Isang ipin lang, napaka-sensitive nung Navara, D40. Isang ipin lang, ayaw na mag-minor. Ayaw na ng sensor, ayaw pumayag, daming naging problema. Pero chip, hindi siya nakikita nung sensor, nung scanner, hindi siya nakikita. Walang check engine. Walang check engine, ayaw lang talagang mag-minor. Pero yun, timing chain. Lahat ng mga naka-timing chain, pwedeng mangyari sa kanya yun. Pagdating ng panahon, kung umiingay na timing chain nyo, siguro yun yung next na pwedeng mangyari. So yun, mga kapatid, tapusin ulit namin yung araw na to, yung gabi na to. Nakapagkape na kami. Salamat dun sa nagdala. Yung taga-Indang Cavite ito, ano? Ay, yung kape ko natapon. Yung taga-Indang Cavite na nawala yung blow-by, di ba? O yan, mga kapatid, salamat sa kape. So yun, okay. Message nyo lang po kami kung ano yung mga gusto nyo pang i-vlog namin at makakarating po sa inyo.